mga kwento ni Felmo. Merong mga panahon noon na yung Modesto Kids ay itataya yung kanilang pogs sa mga bata doon sa kabilang kanto. Texas Street pa siya dati pero ngayon Benetes na. Hindi ko lang sigurado pero sa pagkakaalam ko. Isang summer noon, mga bandang alas 7 ng gabi, nagkayabangan yung mga bata sa amin at yung mga bata sa kabilang kanto. Nagtatalo kami sa malaking bakanting lote na tagusan sa Modesto at Texas Street na Benetes na nga ngayon. Napakaingay namin. Nagkahamunan ng taguan. Kapag nahanap umano nila kami, kanila na umano lahat ng pogs namin. Aminado kaming lugi kami kasi ilang shoeboxes tsaka zesto boxes ang pogs namin. Pinagsama-sama kumpara sa kanila. May batang taga Smith na nakikidayo din ng laro nun. Hindi siya kasali sa amin pero nakaupo lamang siya sa tabi ng isang poste. Binabantayan niya ang sama-sama mga pogs namin at pogs ng mga bata sa kabilang kanto. Subali nagsimula na silang magbilang nun. Sabay-sabay. At dahil marami ang taya, hanggang 20 ang bilangan. Itong sedan ay nagtago sa ilalim ng truck ni Mang Gina katabing bahay namin. Lumang Ford truck yon. Pag yumakap ka sa chassis, hindi ka na mapapansin. Si Ron naman ay nagtago-tago sa likod ng mga sako ng basura. At dahil babae akong tao at medyo madirihin nun, hindi talaga ako sumama. Kahit anong pangyaya niya sa akin nun. Ito namang si Jay, nagtago sa loob ng owner type jeep ni Mang Jay. Nakatapat lang din ang bahay namin. Bisit na bisit ako kasi ang, ewan ko, medyo engot talaga nun kasi syempre, tarap pa lamang ang cover so makikita siya kaagad. Isa pa itong si JT na bibeki-beki nun. Sa sobrang medyo, ewan ko, hindi nag-iisip sa bakanting lote siya sa masukal na yung mga may mga matataas na mga talbos ng kamote at mga manok ni Mang Berting. Doon siya nagtago. Dumapa si Akla sa mga talbos. Akala niya siguro hindi siya makikita doon. Mas malala ang ginawa nito ni JT kaysa kay Ron. Kasi kung si Ron, doon sa basura siya nag-swimming. Ito namang si JT, doon dumapa sa mga dumi ng manok at may mga langgam pang malalaki. Medyo masaya, di ba? Pero horror to. Ngayon, merong dating malaking puno ng alatilis sa loob ng bakanting lote. Mga 11 talampakan ng taas nun. Mayabong. Inakyat ko yung puno na ito. Ako lang yung babae sa amin pero para akong unggoy na umakyat ng puno nun. Nadumihan pa yung terno kong sando at short pero alang-alang sa pogs namin. Okay lang. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero naisip kong hindi nila iisipin na sa puno magtatago ang nag-iisang babaeng kasali. Umakyat ako noon. Nagulat ako nang makita kong naroroon na si Ron. Halos mapasigaw pa ako kasi nakaupo kami sa magkabilang dulo ng matabang sanga. Sabi ko, paano ka napunta dito? Akala ko sa mga basurahan ka. Sumenyas lamang siya ng shh. Tapos ay tinuro niya yung mga batang taga kabilang kanto. Siyempre, unang nataya si Akla, si JT. Hindi niya kinaya ang mga kagat ng langgam. Tawa ng tawa yung mga bata sa kabilang kanto gawa ng nag-swimming daw ito sa ipot ng manok. Ang una namang nakita si Jay kasi ututin yun sir sat kapag nasistress. Siguro napautot talaga ng malakas. At saktong nakatayo sa owner banda yung mga batang yon. Ang sumunod na nakita si Dan,
Bigla kasing umandar yung Ford truck. Aalis pala si Mang G. Kaya mabilis siyang gumapang palabas bago pa umandar ito. Kitang-kita kasi yung lahat mula sa taas ng punong ito. Bad trip na ako nito gawa ng kita-kita ko na natataranta si Dan kasi wala na siyang maisip na tataguan. Subalit dalawa na lamang kami ron sa magkabilang dulo ng sanga ng Aratilis noon. Maayos na sana. Nag-usap kami ni Ron at sabi ko, pag nakalayo na yung mga bata sa kabilang street, tatakbo ako sa base nila para makapag-save. Pero natalo kami. Hindi kinaya ng sanga yung bigat namin ni Ron. Naputol yung sanga, nahulog kami. Paglingon ko, nakita ko si Ron na patakbong papunta sa akin para tulungan akong tumayo nun. Napakabaho niya. Amoy basura. Sabi ko, tumalsik ka ba? Naguluhan siya pero hindi niya ako pinansin. Binuwat niya ako papunta sa tindahan ni Aling Ellen. Sa tapat ito nila Aling Simang. Natalo kami. Nakuha yung mga pogs namin. Iyak ako ng iyak. Pinapatahan nila ako gawa ng alam nilang terror at masungit ang tita ko. Lalo na pag nalaman nila na nagalusan ako noon. Dahil apo ni Aling Simang si Ron, umuwi siya at kumuha ng tabo at isang balde ng tubig sa kasabon, alcohol, bulak at bumili ng band-aid. Natatawa si Aling Ellen noon kasi itong si JT, puro dumi sa noo. Si Dan ay may alikabok at grasa sa katawan at braso. Si Ron amoy basura. Si Jay nakibanyo na lang kila Ron kasi nadudumi na daw siya noon. Iyak ako ng iyak gawa ng napakaraming gasgas ng braso at hita ko. Sabi ko uuwi na lamang ako. Galit-galit kaming nag-uwian matapos makapaghugas. Kinabukasan, nagkita-kita kami kila Dan. Sabi ni Ron, akala ko nagtatago ka katabi ko. Sabi ko naman, hindi. Nasa taas ka ng puno. Kasama ako. Sumabat man si JT na, si Jay kasi hinagisan ako namang langgam sa mukha eh. Ang sama ng titig ni JT kay Jay nun. Sabi naman ni Jay, si Dan kasi parang nagpapatawa sa loob ng owner. Nadudumi na nga ako eh, pinipigil ko lang. Siyempre, tuyuin na si Dan ito sa pikon. Sabi niya, alam mo JT, kung hindi mo sinabi sa akin na magtatago tayo sa truck, sana walang problema. Naguluhan kayo mga kagiliw, no? Kami din. Pero doon namin napagtanto na hindi lamang kami ang magkakalaro nun. Meron pa kaming ibang kalaro na ginaya ang mga itsura namin. Ibig sabihin, lahat ng mga nakatabi o kasama namin ay hindi talaga sila yung mga kalaro namin nun. Magkakahiwalay kaming nagtago sa madaling salita at tinabihan kami ng mga nanggaya sa mga kalaro namin noon. Sumunod na araw, lahat kami nilagnat. Lahat kami ay ginamot ni Aling Simang na lola ni Ron, maliban kay Dan. Ayaw papasukin ni Aling Simang si Dan sa bakuran nila. Isasama na lamang daw sa ritual ang damit niya. Dinala na lamang si Dan sa Manila Doctors ng Lola M niya. Ayon kay Aling Simang, nung bata pa umano ang nanay niya ay bukid pa talaga ang San Andres Bukid. Bago pa daw ma-reclaim ang Rojas Boulevard, ay dagat na umano ang kabilang side ng Taft Avenue. Yung bakanting lote umano na yon, ay may lumang kubo na tinitirahan ng natichismis na mambabarang galing sa isla ng Panay.
wag na wag umano kaming maglaro doon. Kasi nandun pa daw lahat ng alaga ng namatay na mambabarang. Sir Seth, hanggang ngayon, naaalala ko dati nung nasa mga 20 anyos pa lamang kami. Pag nagiinuman kami na napapag-usapan namin yung taguan na yon. Sabi ni Aling Simang, hindi umaalis ang mga masasamang nilalang sa lugar kung saan sila ang nauna. Naghahanap lamang sila ng ibang maiimpluwensyahan. Nasunog lamang ang kubo pero yung lupa, hindi umano hinukay at tinapon sa dagat. Dapat umano ganon. Hindi ako sigurado kung totoo ba yung paraan na ito. Baka kasi kagaya lang din ng game board sa Jumanji na aano rin lamang sa ibang lugar at makikita ng ibang tao. Taong 2004 naman, nag-apply kami ni Dan sa Makati. Boyfriend ko pa lamang yung ex ko nun. Wala pa akong anak. Dahil sanggang dikit kami ni Dan, kahit na hindi maganda yung pag-uugali niya nun, sinamahan niya ako. Nag-cab kaming papunta sa Ayala, dala ang mga resume namin. Mga panahon na ito, may mga litrato pa yung resume. Tapos bio data format. Naghihintay kami sa applicant hub sa 11th floor ng malaking twin tower sa tapat ng Makati Med. Chill lang kami noon. Kumbaga medyo confident ako sa kung anumang merong communication skills ako ng mga panahon na ito. Yung kaso lang, first time ko mag-apply. Kaya medyo nag-iisip-isip ka rin. May pressure kumbaga. So dahil matagal pa kami ay nagyayao kay Dan at sabi ko, parang gusto ko magkape muna. May nakita akong may podium sila noon. Sabi niya naman, tara. Nagpaalam kami sa front desk at dahil 2 hours pa naman ang scheduled interview, pinayagan kami noon. Nagtalo pa kami kung Deli Friends kami o Starbucks kasi etong si Dan, yayamanin. Gusto kong mag-breakfast sa Deli Friends eh. Ako ang kaya ko lang frappuccino. Napag-desisyon na namin ni Dan na sa Deli Friends siya. Tapos ako sa may Starbucks. At magmi-meet up na lamang kami sa smoking area sa tabi ng sculpture. Sumakay ako ng elevator. Doon ko napansin na dual door yung elevator kasi sa mezzanine sa kabilang side kalalabas. Nakatalikod ako nito. Sa iba kasi nga doon ako sa kabila lalabas. Pagbukas ng pintuan noon, madilim. Naisip ko na okay lang kasi may liwanag naman sa glass window. Kitang-kita ko yung mga gusali pero parang sarado. May nakita akong dalawang parang nakalumang Air Force uniform pero hindi sila gwardiya o kahit ano. Kaya naman nagtanong ako, Chief, anong oras po magbubukas yung Starbucks? Tiningnan nila ako noon. Nabasa ko sa mga pangalan nila doon sa nameplate nila. Javier at Solomon. Huwag kayong magtaka, matalas yung memory ko. Naaalala ko talaga sila noon. Ay, opo miss. Bukas po. Sumakay po kayo ulit sa sinakyan nyo kanina. Tapos ay bumaba kayo at sumakay na lamang po kayo ulit. Basta, tumalikod muna kayo sa pinto hanggat hindi pa bumubukas ang pinto para makita nyo yung hinahanap nyo. Sumakay ako sa elevator. Tapos tinitingnan ako ng operator ng elevator at sabi sa akin, Miss, aling floor po kayo? Kanina po kayo dyan? Ako naman, ay, hindi po ba ako bumaba? Natawa yung babae at sabi niya, hindi pa po ma'am. Pagbukas ng floor sa mezzanine, nakita kong maayos na lahat, maliwanag.
May mga buzzing, may mga tunog. May mga taong papunta at paroroon sa mga gusali. Nakabili ako ng kape. Pero parang biglang nag-iba din yung pakiramdam ko nung araw na yon. Kaya nung nasa smoking area kami ni Dan, sinabi ko, umuwi na lamang kami gawa ng nag-iba yung pakiramdam ko. Sabi niya, first time applicant cheater siguro. Kumbaga, siyempre nagdadalawang isip ka. Pagkarating ko sa bahay, dito ko unang naranasan yung pakiramdam na parang nasusuka na nahihilo. Hindi ako buntis nun. Basta kung ano yung nararamdaman ng merong mga sixth sense. Sumunod na araw ay bumalik ako doon. Natanggap ako. Hindi pa uso ang Junjun stories doon sa call center. Pero may ganong experience na ako. Gusto kong sabihin sa lahat na yung mga kung anong elemento na naroroon lamang sa isang bagay o sa isang lugar na mga anyong bata ay hindi talaga mga bata. Para silang magnet sa negatibong enerhiya. Kumbaga, may mga evil presence kung tawagin natin. Parang yung kalaro o kaibigan ko dun sa unang parte ng kwento. Hindi ba kayo nagtataka na sa lahat halos ng opisina, building na luma, call center, ospital, may mga junjun? Hindi sila mga bata. Gusto lamang nilang magpakita bilang bata para magmukha silang walang gagawing hindi maganda. Subali ito na nga. Sa unang call center job ko ay hindi pa kasi masyadong nag-boom ang call center nun. Mahirap pa makapasok. Ang dress code namin, formal pa talaga. Directory assistant ang work ko nito. Hindi pa ako nagla-login. Kakasuot ko pa lamang ng headset. May naririnig ako nagsasalita nun. Na-bad trip ako at sabi ko, umayos kayo! Huwag niyo akong guluhin! Wala kayong pambayad ng bills ko! Narinig yun ng biser ko. Na-warningan ako ng EOP or violation sa English-only policy. Lahat ng napasukan ko, may mga karanasan talaga ako. At doon ko napagtanto na kaya ganon ay dahil maraming klaseng tao na nagsasama-sama sa isang lugar. Iba-iba yung aura, ibang-iba ang enerhiya. Kadalasan ay negatibong enerhiya nun. Gawa ng panggabi, pagod, puyat, daming bayarin, at kung ano-ano pa. Kaya sa mga makakainkwentro o makakaranas na mga junjun, na mga pagpaparamdam ng mga ganong bata sa mga gusali, huwag niyong baliwalain. Gaya ng sabi ko, hindi sila bata at hindi din sila inosente. Habang nakikita o nararamdaman niyo sila, mas lalo lang nagiging negatibo ang emosyon niyo at ang mga enerhiya niyo. Dahil gustong gusto nila ng negativity. Hindi sila mabuting mga elemento. Recently sa huling corporate job ko, gamit na gamit ang serbisyo ko. Like literal na dalawang location ang pinapahandle sa akin noon. May mga araw na kailangan kong magpalipat-lipat sa may EDSA na malapit sa Tiendesitas, tapos sa Boni. Hindi masaya pero fulfilling. Senior trainer na kasi ako noon, so may mga junior trainer sa cluster ko. At ibig sabihin nun ay pagsabay-sabay ang training at refresher ay kailangan kong tutukan lahat. Minsan din ay kailangan ko rin mag-handle ng training para ma-accommodate yung kailangan ng kumpanya. Sa isang kumpanya lang kami ni Alex nagtatrabaho noon. Isang araw, rest day niya, mag-isa akong uuwi. Magko-commute ako. Alas 4 ng madaling araw na noon, at ang nasa training office na lamang ay ako at si Chi,
yung training manager ko. Gawa ng tinatapos namin yung report at data namin para sa monthly business review. Nag-log out na yung mga ahente sa operation. Kami na lamang yung natira sa side ng operation na yon. Parang aquarium yung office namin. Kita kami sa salamin ng operations. Walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ni Chinang. Parang may bumubulong sa side niya. Nakaharap yun sa C5. Katabi niya yung bintana. Nagkatinginan kami ni Chi. Sinarado na niya yung laptop niya nun. Ako naman chill lang. Hindi ko pinahalatang takot na pero parang static talaga yung naririnig ko. Para bang radyo o telebisyon na walang signal nun. Nung hindi na ako makatiis, inabot ko yung kamay ni Chi. Pinalingon ko siya sa likod niya sa bintana. Napasigaw si Chi nun. Unti-unti kong sinave lahat ng files ko. Shinutdown ko yung work PC ko. Humarap ako sa bintana. Naninigas at tahimik lamang si Chi. Yakap-yakap niya yung bag niya at yung laptop bag niya. Sa pagitan ng mga hindi maintindihang bulong, may naririnig akong tatawid na siya. Parating. Tapos, tumatawa. Unti-unti kong nakikita yung parang abo na usok sa bintana. Pwede nating sabihin na simpleng usok lang yun pero kitang-kita kong tumatawa yon. Pero wag ka, Sir Seth. Nung naglakad kami ni Chi papuntang C5 para sana doon maghintay ng masasakyan na taxi, nakita namin na may kumusyon. Hindi pa kami nag-uusap ni Chi matapos makita namin kung ano sa bintana nun. Nakichismis kami doon. Merong employee kaming tumawid sa C5 overpass. Nasagasaan ito noong September 2015. Masasearch yan sa internet. Nasagasaan siya ng truck sa Pasig. Yun pala yung binubulong nung kung anumang meron sa bintana na yon. Narealize kong imposible na may mga tao doon gawa ng ikalimang palapag yun eh. Nakakatakot yung C5, Sir Seth. Lalo na pag nag-exit kami from Xlex. Kung pwede lang na magbusina ng magbusina sa buong biyahe si Alex noon dun sa lugar na yon. Gagawin niya. Iba talaga ang pakiramdam. Minsan ay may mga tao sa daan na nadadaanan lang ng mga sasakyan na nagugulat ako. Na para bang nasasagasaan. Pero hindi pala sila mga tao. Umabot sa puntong nasanay na lamang ako. Minsan meron. Minsan wala. Sa lahat ng mga nakasubaybay ng kwento ko mula una, alam nyo na noong bata pa ako, ang kakampi ko si Jalitz. Kahit saan, super maalaga, masinop, maagap, paladasal. Ultimong ang panganay ko, naalagaan niya pa sa maikling panahon. Sa dami ng personal struggles ko at sa roller coaster ride ng family issues namin, nandyan siya. Tapat at handang tumulong sa lahat ng oras. Bali yung great-grandfather ko at yung tatay niya ay mag-best friend noong 1930s pa lamang. Tawagin na lamang nating Lolo Tobinets yung tatay ni Jalitz. Magkatapat lamang ang bahay ng pamilya namin. Isa sa mga matandang resident doon sa area. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nagkaroon ng bagong asawa ang tatay ni Jalitz pagkatapos mamatay ng nanay niya. Nabutan pa naming mga modesto kids noong 90s si Lolo Tobinets. Paghapon yon, nasa 80 anyo siya. Madalas siyang magkwento sa mga bata sa amin
kung gaano kaganda ang San Andres at Manila Bay noong kapanahunan niya. Napakasimple ng buhay. Isang beses ay tinanong ko kung bakit ayaw ni Jalid sa bahay nila. Gawa ng magkasing laki ang lote namin at lote nila noon. Mas mataas lamang ang bahay namin pero sa amin si Jalid natutulog. Kahit pwede naman siyang mag-stay out. Ayon kay Lolo Tobinitz, hindi daw magkasundo si Jalid sa tang napangasawa niya o yung madrasta ni Jalid noon. Dahil malapit si Jalid sa pamilya namin, bukas na bukas ang bahay namin noon sa kanya. Hanggang sa umabot sa puntong sinabi niya na mamamasukan na lamang siya sa amin noon. Sa totoo lang, sila mami at mga tita ko, ayaw siyang tawaging yaya o kasambahay gawa ng parang kamag-anak na talaga namin siya. Mas matanda siya kila mami at halos kaidaran ng mga tito at tita nila si Jalids. Sumisweldo siya pero hindi namin siya inuutusan. Kumbaga kung ano ang kaya at pakiramdam niyang gawin na gawain, go lang. Hindi na nakapag-asawa si Jalids. Hindi daw siya nakapag-aral. Pero natuto siyang magbasa sa simbahan na ina-attendan niya. Tinuruan siya ng mga churchgoers kung paano magbasa. Natuto siyang magsulat sa simbahan na sinisimbahan niya. Yung unang Biblia ko galing sa kanya. Maraming Pasko, bagong taon, birthdays, family vacation ang lumipas. Nagkaroon na ako ng anak. Malapit na siyang mag-70 taong gulang noon. Nang nagpaalam na siya sa amin na uuwi na daw siya sa tapat ng bahay niya. Magtitinda na lamang umano siya ng laruan sa eskolta. Medyo worried kami noon gawa ng kahit alam namin na mabait ang half-sister ni Jalids. Eh medyo may pagka kung ano naman yung bayaw nito. Kasi yung asawa ng half-sister niya medyo mayabang, chismoso, palasimba. Nagka-clergy pa nga sa simbahan pero kung pasamaan ng ugali, malala siya. Yung vibes niya ay medyo mayabang pero siya naman yung nakikitira lang sa lupa at bahay nila Jalids. Kung tutuusin, mas deserving si Jalids sa kung anong meron dun sa lupain na yon. Nung bumalik nga siya dun sa bahay nila, lagi siyang dumadalaw. Nung nagkaroon ng yaya ang anak ko na si Ate Phoenix, dumadalaw siya at ang pakilala ko sa kanya, Lola Jalids, para alam ni Yaya Anya na kamag-anak siya at para galangin siya. Isang beses ay natutulog ako sa taas ng bahay. Nasa baba si Yaya Anya at Ate Phoenix doon. Dumating si Jalids. Taong 2006 ito. Kasagsagan ng texting ang mga clan-clan. Nakita ni Jalid si Ate Phoenix na nasa sahig noon. Pagapang-gapang na naglalaro. At si Yaya Anya ay text ng text. Pinagalitan siya at tinalakan ni Jalids noon. Matanda na si Jalids kaya ginising niya ako. Nang kanyang, kumbaga, nakasanayan na sigaw na, Tina! Hindi daw kasi niya mabuhat si Ate Phoenix noon. Ako naman na alimpungatan ako. At yung pasmado kong bibig at kamaldidahan ko ay nagising at pinili na magsalita ng hindi kagandahan. Nabadtrip ako. Madungis ang anak ko. Itong si Yaya Anya, nagdadrama. Kaya siya sinisigawan daw siya ni Lola Jalids. Isang tingin ko lang alam kung tama si Jalids nun. Kaya sinabi ko kay Yaya na binigay ko yung cellphone sa'yo para may pang-text at tawag ako sa'yo. At masasendan mo ko ng updates ng anak ko. Hindi para pudpudin yung kipad kakatext sa klan mo sa oras ng trabaho. Ito namang si Yaya Anya na may attitude issue nun. Sabi niya, ito na po yung cellphone. Uwi na lang ako sa amin. So dahil maldita ako. Sige akin na. Pati SIM. SIM ko yan eh. Makakauwi ka na mamaya. Pag impake ka na, ibibigay ko sa yung huling sweldo mo. Hanggang sa itong si Yaya, para bang napagtanto niya na maldita ako. Umiiyak ito. Nag-sorry.
Hindi na daw mauulit nun. Walang ano-ano. May bumubulong sa akin na uulit siya at gaganti sa bata. Nakinig ako sa kung sino o ano yung bumulong sa akin nun. Sabi ko wag na. Umuwi na lang siya. Maraming naghahanap ng trabaho ang bata na yung focus eh. May cable, may load, may pa-cellphone, naka-aircon. Mapili pa siya. Sinabi namin ni Jalid sa mga tita ko ang nangyari. Tama lang daw yon. Doon ako ng desisyon na mag-move out para si mama na lamang mag-aalaga sa anak ko. Mas kampante ako para masubaybayan ko ang mga half-siblings ko noon. Alam mo, Sir Seth, kahit matanda na si Jalid ay super ano talaga yung bayaw niya. Nag-away sila. At dahil sobrang bait ni Jalid ay siya na yung nag-adjust noon. Umalis siya sa sarili nilang pamamahay at lupain. Kung naririnig mo to, Mang Jay, sana multuhin ka talaga ni Jalids. Biro lang. Tumira si Jalids malapit sa apartment ko. Araw-araw ay dinadalaw niya kami pagkatapos niyang magtinda sa eskolta. Hanggang sa isang araw, hindi na siya dumalaw. Naisip namin na baka umuwi ng probinsya noon. Taong 2016, nakasakay ako sa jeep papuntang Ortigas. Nakahinto yung jeep sa tapat ng Lasal Green Hills. Nakita ko si Jalids na naglalakad sa sidewalk. Alam ko kasi yung bulto niya. Kaya naman nagpara ako, nagpababa sa jeep noon. Sinubukan ko siyang habulin. Tinawag ko siya. Lumingon siya tapos suminto. Walang ano-ano ay biglang may malakas na ingay noon. Yung jeep na sinasakyan ko, Sir Seth, kung saan ako bumaba nang makita ko si Jalids noon. Biglang nabangga ng G-liner na bus. Malapit sa entrance ng jeep kung saan ako nakaupo ang tama ng bus noon. At paglingon ko kay Jalids, nawala na siya. Kinabahan ako gawa ng paano siya nakalayo. Tsaka hindi nga nakakaalis-alis yun sa Manila eh. Hanggang Divisoria, Makati, Malati lang siya. Naalala kong dating kinikwento niyang ayaw niyang lumayo nun. Kinabahan ako. May pakiramdam ako na wala na siya. Sa paraan ng paggalaw niya at paglalakad noong huli ko siyang makita doon sa binabaan kong jeep bago mabangga ng bus, ay kaparehas na kaparehas ng mga nakikita kong mga multo. Ganun na ganun din sila gumalaw. Ganun na ganun din sila maglakad. Dumiretso akong Modesto noon. At nalaman namin na wala na si Jalid. Nabundol siya. At hindi na umabot pa sa ospital. Sobrang nakakaloko talaga ng bayaw niya. Hindi niya kami sinabihan gawa ng wala na daw kami sa Modesto noon. Eh malapit lang yung street na nilipatan namin, Sir Seth. Walking distance lang. Hindi namin siya nadalaw. Hindi kami nakarating sa Burol. Hindi kami nakapaghatid sa Libing. Alam kasi ng bayaw niya na mas pamilya ang turingan namin kesa sa kanila. December 2018, nagkita kami ng kapatid ni Jalids. Nag-bless ako at yung mga anak ko noon. Natanong niya ako kung bakit hindi daw kami nagpunta. Sinabi kong walang nagsabi sa amin at lumipat lamang kami sa ibang kalapit na kanto. Sa Benitez, Smith, San Pascual at Linaw. Kaya gigil nung lumabas si Mang Jay. Hindi ko siya pinansin. Nagpaalam na akong aalis na ako. Kaya Jalids, kung nasaan ka man, mahal na mahal kita at namimiss na kita. Maraming salamat sa mahigit 20 taong pagserbisyo at pag-aalaga sa akin. At sa mahigit 20 taon mong palaging pagdalaw sa apartment ko. Salamat gawa ng kahit wala ka na,
Naiwas mo ako sa banggaan ng bus at jeep na yon. Kaparehas na taon noon, nagkaroon ako ng minor stroke. Nagkaroon ako ng tinatawag na transient ischemic attack. Alam kong tanghali na yon. Natutulog ako sa bahay namin sa San Miguel. May narinig ulit akong boses ng lalaki. Kaparehas na kaparehas ng boses sa likod bahay nung naglalaba ako ng madaling araw. Hindi ako makagalaw o makapagsalita. Ibig sabihin, nagkakaroon ako ng sleep paralysis noon. Pero hindi. Para akong ma-stroke kasi may nakikita akong kambing na kulay lupa sa kwarto namin. Tinatawag ako at palapit na palapit siya sa akin noon. Purong itim yung mata niya. At sa sobrang inis ko at hindi ako makagalaw, naiyak na lamang ako noon. Walang ano-ano, Sir Seth. Narinig ko si Jalitz. Sinabi niya yung lagi niyang sinasabi nung bata ako na, "Halika, mag-pray tayo." Nagdasal ako pero itong kambing na ito, nakikisabay. Lumuhod pa. Kaya nag-imbento naman ako ng dasal noon. Kaso siguro, dahil nga sa nasa-stroke na ako, so alam kong apektado na rin yung pag-iisip ko. Inulit-ulit ko yung school motto namin noon. And yung nakasulat sa papel ng stone ko na Dios meos et omnia. Inulit-ulit ko talaga. Nakakilos na ako. Mga alas tres na noon ng hapon. Kahit hirap akong magsalita ay tinawag ko si Alex. Na-confine ako ng 3 araw. Napag-astos kami. Pero kahit wala na si Jalids, hindi ko talaga maisip kung paano kung wala siya sa isipan ko noon. Paano kung walang nagbulong sa akin o nagpaalala sa akin magdasal. Hindi ko alam kung anong meron sa kambing o sa mga hindi kagandahang elemento noon. Or baka visual lamang na gustong ipakita ng kung anumang nilalang na yon. Kaya ngayon, Sir Seth, pag may nakikita kaming kambingan, gusto kong sumubok para makabawi man lang. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout. So magusto magpa-shoutout, i-message nyo sa Facebook, sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story. Iwasan natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Shoutout sa mga nag-renew ng kanilang membership. Happy 1 month, U2DL. Happy 2nd, Joel Arms and Ayla Aprong. Happy 3rd, Anime Morados. Happy 5th, Jiref Vlog. Happy 9th, Sheen. Happy 11th, Rich Mar Jordan. Happy 14th, Lutiana Amor. Happy 16th, Kas Punay. Happy 19th, Ma'am M. And happy 26th, Regan Simon. Sa mga nag-message naman, thank you sa araw-araw na pag-upload. Lagi nainig sa iyo, sana ma-shoutout mulit kami sa aking anak, Sian, Kathalea, and bunso kong si Kane. Saka sa aking asawa na laging nakapulupot, si Liumer Cabarrubias. Thank you po in advance from Joy Enriquez. Shoutout po sa asawa kong si Steven Carl Padilla and Palomo family. Salamat po, lagi po akong nakikinig sa mga kwento niyo at ginagawa ko po itong pampatulog sa tanghali at gabi. Sobrang ganda po ng boses niyo. Maraming salamat po and God bless sa inyo. Kimberly Rose Lopez Palomo. Thank you po. Magandang araw po Sir Seth at sa lahat na nakikinig sa mga story mo ngayon. Ako po si El Magalo Librea. From Lobing, Ogis, Dipolog City na laging nakikinig. Salamat. Thank you po. Idol, sa susunod mong video, shoutout Yellen Duterte Serbo. Sir, pa-shoutout naman po sa mga staff ng Cafe Cristina ng Boso Boso Highlands, especially kay Jericho Sambrona at Vince at sa favorite ka na si Sian Dwayne Mirador na hele atang boses mo pampatulog niya. Salamat po. Thank you din po. From Neil Mirador. Jericho Zambrona,
Good evening, sirs, at pa-shoutout naman po sa nanay at tatay ko na si Norley at Giovanni Zambrona and sa mga sisters ko. Nakasanayan na namin napakinggan lahat ng kwento mo para gawing pampatulog. Thank you po. From Ivaniel Lumaban. Sir, pa-shoutout naman po, matagal na akong listener. Halos lahat ata ng kwento mo napakinggan ko na. Ang sarap pakinggan ng boses mo. Ang sarap mo siguro kakwentuhan. Hello mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Happy weekend po sa lahat. Mag-iingat po tayo palagi, okay?